Welcome sa sip9.com. This video, tutuloy natin ating series on area. No? And kung sinusundan nyo itong series natin, ang pinag-uusapan natin ng area of triangles. No? So dito sa video na ito, ang gagawin natin is to solve very basic problems on area of triangles. No? From the previous video, sabi natin ang formula, no? For finding the area of a triangle with base B and height H is 1/2 BH or 1/2 the product of base times height. No? So, solve natin yung unang problem. So, the base of a triangle is 18 centimeters and its height is 6 centimeters. What is its area? So, area equals 1/2. No? Substitute natin. What is the base? What is the base? 18 centimeters times 6 centimeters. Okay? So, this becomes... Gusto nyo, unahin muna natin yung 1/2 tsaka 18 para mas madali. So, area equals 1/2 times 18, that's 9. Kalahati ng 18 centimeters, that's 9 centimeter. Times 6 centimeters. And area is equal to 54 square centimeters. No? Kung gusto nyo, pwede nyo rin i-multiply itong dalawa. Bigay ko yung mag 1/2, kaso mas mahirap siya. No? So, 18 times 6, for example, that's 48, carry 4. So, that's 108. 1/2 ng 108, still 54 centimeters. No? O square centimeters. So, usually, pag ganyan, mas makatay 1/2 mo muna yung isang number para mas madali siya. Okay? So, depende yan, no? Depende sa given. Next, we have the base of a triangle is 12 centimeters. Its area is 20 square centimeters. What is its height? So, ang given naman dito ay base tsaka area. Tapos, height naman yung unknown. Still, we use the same formula. 1/2 base times height. Ang pagkakamali dito ng maraming estudyante is nagkakabisado sila ng formula. For example, height. Anong formula ng height kakabisaduhin nila? Anong ba formula ng base kakabisaduhin nila? Anong formula ng area? Kakabisaduhin nila. So, ilang formulas ang nakakabisado nyo? Tatlo. Minsan, magkamali pa kayo dyan. Pero, ang payo ko sa inyo, isa lang ang gagamitin yung formula. Isa lang yung memorize nyo. Tapos, i-manipulate nyo na lang. No? Papakita ko sa inyo dito. No? Pag marunong kayo sa equations, kayang-kaya nyo yan i-manipulate. No? So, panoorin nyo yung series natin on equations. So, again, same formula. Substitute area equals 1/2. Base, 12 meters times, height, H. Meron na pala tayong area, no? So, ang area natin ay 20 square meters. 20 square meters. Okay? So, anong pwede nating gawin dito? Pwede tayong mag 1/2 dito, no? Para mas madali. So, magiging, ano pa rin, kopyahin natin yan, 20 meters square is equal to, anong 1/2 ng 12? Diba 6? 6 meters times height. Ang kailangan natin yung height. So, kailangan height na lang maiwan sa kanan. So, we can divide by 6 meters. So, matitira natin is, what is 20 over 6? That's, ilan yan? That's 10 over 3. 3 and 1/3. So, H is 3 and 1/3 meters. Anyway, wag natin i-shortcut. Baka bigla na lang kayo magulat. Ang 20 over 6, pag dinivide ko both the numerator and denominator, then I have 10 over 3. No? 10 over 3, tapos meter square divided by meter. This is meters. So, kung gusto nyong kunin yung mixed fraction nito, so 10 divided by 3, so that's 3. 3 times 3 is 9. So, 3 and 1/3. No? Ito yung ating whole number, ito yung ating numerator, tsaka ito yung ating denominator. So, H
H equals 3 and 1 third. H equals 3 and 1 third meters. Actually, sa akin, kung ako yung instructor o yung professor nyo, I'll consider this. No, no need to transform to this. Pero sa mga maraming teachers sa elementary at sa high school, gusto nila na mixed fraction. So, depende tanong yun sa teacher nyo kung anong gusto nila. But, for me, okay na to. Actually, pareho naman silang tama. Depende lang sa preference ng teacher. No? Okay, so, last number, we have the area of a triangle is 36 square meters. Its height is 48 meters. What is its base? So, same formula pa rin, no? Area equals 1/2 base times height. Meron ba tayong area? Yes. 36, I think cm. This is cm, not meters. Pareho ba mga units natin? Pareho, okay. So, 36. Pag hindi pareho yung units nyo pala, kailangan nyo mag-convert, no? So, it's either, for example, meters yun nandito, centimeters yun nandito. Pareho, dapat mag-convert kayo, no? Pareho dapat sila centimeters, pareho sila meter. Whichever you want, no? So, 1/2, may base ba tayo? Wala, no? 1/2 base times height, which is 48. Anong? 1/2 times base times 48. So, pwede ba tayo mag-multiply dito? Pwede na, no? This is, multiplication is commutative, di ba? Pwede nating baliktarin yan. Pwede nating itabi yung 48 dito. So, 1/2 ng 48 ay 24, di ba? So, mangyari 36 equals 1/2 ng 48 is 24. Tapos may B pa tayo dito. 24B. So, B, para makuha natin yung B, we divide this by 24, no? Oh, nakalimutan na natin yung units. This is centimeters and this is centimeter square. No? So, this is sinasabi kong centimeter square pero actually, ang tamang base dyan ay square centimeters. So, this is square centimeters yung sa taas. Sorry. This is square centimeters over 24 centimeters. Kasi nag 1/2 na tayo kanina. So, this is paano to? Divided by 12. 3 over 2. Divided by 12 is 3. So, B equals 3 over 2 centimeters. Or, B equals 1 and 1/2 centimeters. So, ang liit lang pala ng base niya, 1 and 1/2 lang. Pero ang height niya ang laki. No? Ang height niya ay 48. No? Okay? So, I hope, no, meron kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat sa pag subaybay sa ating video series on area. Meron pa tayo, no? Hindi pa natin tapos yung area of a trapezoid tsaka area of a circle, no? Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Gusto kayo invite sa zipline.com, yung ating website. And of course, gusto ko rin kayong invite sa YouTube. Kung kayo nanonood sa YouTube, baka type yung mag-subscribe na para maging updated kayo sa ating mga videos. Actually, halos araw-araw, no? Of course, may nasiskip ako, but halos araw-araw ay mayroon tayong pinupost. Maraming salamat. See you in the next tutorial.